Hello po sa lahat ng mga inquiry, sa lahat ng mga aplikante na for Hong Kong. Alam ko po, dito nyo nakikita ang mga posting about Hong Kong direct hiring. You know? I-iska natin yung mga posting kasi marami pa rin ang hindi sumusunod ng instruction. Ah, diba? Dito nyo, alam ko dito nyo nakikita yan eh. Hahanapin natin ha. Ito yon. Ayan, ito yon. Dito maraming nag-PPM, ano? Ayan. Ano ba sinasabi dito? Basahin ko uli para sa inyo, ha? Calling to all OFW abroad or nasa Pinas. Kung interesado po kayo mag-work sa Hong Kong, domestic helper, please need ko complete requirements. Kahit saan man kayo ngayon, maaari kayong magkaroon ng employer bago mag-report sa agency ng Pilipinas. Employer muna bago mag-report. Requirements, send to WhatsApp ASAP. Ano? As long as na mapasan nyo. Para ma-process agad direct Hong Kong agency. Mas mabilis, sigurado, at less ang processing fee. No WhatsApp, not process. Employer, sa WhatsApp kayo interviewin. Makakausap at makita nyo mismo ang employer sa video call. Nasa inyo na kung accept or not ang job offer ibigay sa inyo. So let them know kung okay kayo sa offer nila. Ayan, nakalagay po yung WhatsApp number kung saan ipapasa nyo ang mga requirements. So, ano ba yung mga requirements po Hong Kong? Malinaw po dito. Requirements, apat lang po ang kailangan. No? Copy, valid passport at least 2 years. Resume with your full information. Clear and nice whole body photo. Self video not more than 2 minutes. Ano ba yung mga age limit na mag-a-apply for Hong Kong? So, ito yun. First timer, 23 to 37 years old, no, with enough experience at local at least 4 to 6 years na merong experience taker, children or newborn. It demands sa Hong Kong employer ang mag-aalaga at mayroong experience na mag-alaga ng newborn. So mga ex abroad 45 below. Very strict ang Hong Kong about sa age. Yung 45 pahirapan na, depende yan sa inyong qualification. And then, sinabi rin sa post, marami pa rin nag-PPM. No? No need to comment, ano? Kahit sa ang posting kasi, hindi kayo re-replyan yan. Kung may reply man, bihira lang. So, incomplete requirements, not entertain. So, saan ba? Mag-follow kayo sa instruction. Diba? Ipasa nyo agad sa WhatsApp. Nakikita nyo rin dito magkano ang processing fee. Kung walang day off, may bayad. Pero weekly ang off sa Hong Kong. Nasa batas po yun, no? Ang salary ng Hong Kong for day each is 31,000 pesos and above. Ito naman yung another post, ano? Paulit-ulit na itong nire-repost dito sa page. Ang gustong mag-apply na nasa abroad pa, kailangan 2 months before kayo uuwi, magpasa na kayo ng requirements. Kasi kahit nasa ibang bansa kayo, pwede nang magkaroon kayo ng employer bago umuwi. Diba? Sure po ito dahil hindi naman kayo mag-report sa agency ng Pilipinas kung wala kayong employer dahil nakakausap nyo. Again, ito yung mga requirements. Same lang, paulit-ulit lang yung mga requirements. Huwag na po kayo magsabi na interesado po ako, ano pong requirements, ano po yung age limit. Lahat po ng mga applicant na interesado magbasa at naka-instruct po doon kung ano ang dapat nyong gawin. Diba? Ito naman yung sample na photo ng aplikante, ano? O, tingnan mo siya. Clear, looking smart, and happy. Kailangan ganito ang inyong posisyon. Nakangiti, ang buhok nakalugay, hindi nakalugay, nakatali, walang makeup. Simple lang na kahit i-zoom mo siya ay malinaw. Huwag kayong humarap sa madilim.
Kung nasa abroad kayo, yung iba dyan may uniform. Maganda yung uniform. I'm sorry, naputol. Maganda yung naka-uniform kasi mas alam nila na talagang nasa ibang bansa kayo. Kahit nasa ibang bansa kayo, nagmarunong pong maghintay ang mga employer. Ha? Kailangan maganda din ang background. Huwag na yung kung ano-anong background. Maganda rin ang background niyo. No, kahit anong suot, basta nakatago ang dibdib. Hindi naka-open na halos makikita na yung cleavage nyo. Bawal po yun, ha? Bawal magsuot na masyadong mababa na makita na yung ano natin. Tinatago natin. Kailangan meron tayong magandang kuha na photo. Katulad ng t-shirt na ito. Okay lang kahit hindi white or polo shirt na may collar. Okay lang po yun. Bigyan ko kayo ng tips paano gumawa ng self-video. Ha? Ayan. Ito naman ay yung sasabihin nyo na galing sa puso nyo. Yung iba halatang halata na binabasa. Hindi po maganda yun. Kailangan aralin nyo muna ang inyong sasabihin. Napakasimple lang po. No, yung magpakilala ka lang sa sarili mo. Una, no, greetings. Kasi less than 2 minutes lang po. Then, pangalan mo, edad mo, may asawa ka ba? O wala, may anak ka ba, ilang taon, at ilan ang anak mo, no? Brother, ilan, sister, ilan, huwag mo nang bangkitin ang pangalan ng ba, asawa, at mga magulang mo, no? Kailangan maikli, mas maganda, high school graduate, kung high school graduate, college level, okay lang din yon. O college graduate, anong course, ano? Then, sunod na kayo agad sa work experience niyo kung lokal, or ex-abroad, kailangan sabihin kung ilang taon kayo doon at ilang employer, no? Halimbawa, no, I've been working in Saudi into 4 years, no, since, ano, 2016 to 2020. I do household chores, no? Pag sinasabi ng ganun, lahat na yon, taking care of children, 3, age 1 to 3, halimbawa, ang ganun. And then next is, paano nyo i-recommend ang sarili nyo sa employer? Napakaikli lang po. Hindi po mahaba kailangan. Kailangan nagsasalita kayo na maganda ang mukha nyo, maganda ang yung pagsalita, masaya tingnan. Ito yung sample of video na ipaparinig ko sa inyo. Ayan, tingnan mo siya looking smart. Oh, ang kamay niya habang nagsasalita. Iparinig ko sa inyo yung sinasabi niya. Hello, ma'am, sir. I have 6 brothers. My name is Daniel. I was 25 years old and I am married, blessed with one child. I have 6 brothers and 5 sisters. My educational attainment is a high school graduate. I have an experience as a domestic helper in Oman country. I serve 6 members of the family, the husband and the wife, and the 2 kids boys and the 2 kids girls. The age of the 2 kids boys is 5 years old and 17 years old, and the 2 kids girls is 10 years old and 19 years old. I started as a domestic helper in Oman country since December 2019 to August 2020. Ma'am, sir, I hope you select me. I promise to do all my duties and responsibilities. I will follow all your instructions and I promise to finish my 2 years contract with you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Hope to see you soon. Thank you very much. Ayan. Yan yung sample, ano. And kung hindi nyo clear, pwede kayong i-inbox ko sa inyo, ano. Ay, meron akong ano, guide na sa paano gumawa ng resume. Ituro ko sa inyo kung paano, ha. I-copy, paste lang ninyo. Nakita nyo itong nakita nyo, yung pinasa ko sa inbox nyo. Ganito yan. Ito, pindutin nyo ng ilang seconds lang. Diba? Yung kumbaga, pindutin natin. Nakita nyo yung ano, copy. Yan ang pindutin natin. Yun, nakakopy na siya. And then pupunta tayo sa email, no? Nakita nyo yung ganito. Yan. Sa mail. Para doon natin i-copy-paste. Yan, punta natin yung compose. And then, dito tayo sa compose email. Pipindot kayo ng 1, 2, 3. Diba? Ika. 1, 2, nakita nyo yung paste, pindutin nyo yan. Nandoon na yung, ano, nandoon na yun ang, ano, yung tawag nito, yung resume pattern, diba? Resume pattern yan for domestic helper.
Madali lang po itong gawin. Kaya katulad niyan, may nakita na kayong name. So, ang gagawin nyo, pindutin nyo lang yan. Lagyan nyo ng, kumbaga ako, si, palagay natin, Lorna. O, diba? Lorna. Hindi, Laura. O, palagay natin si Laura. Gia. Ayan. Dito kayo mag-i-edit ng inyong pangalan. Ano? Pag natapos nyo nang i-process lahat ng inyong mga info dito sa email, pwede nyo yung i-copy paste again. Ayan. Nakita nyo yung ano? Nakita nyo yung silik all. Ayan. Kung napilapan nyo na lahat yan dito sa email, i-silik all nyo. Nakita nyo nag-blue. Then, pindutin nyo again ang copy. Pag napindot nyo na ang copy, pwede nyo na doon ilalagay sa watch app. Diba? Sabi ko sa inyo, ilagay sa watch app. Ayan. Pwede natin padalahan sa watch app. Katulad nito. Ayan. Diba na tapos na natin yung info. Then, pindot ka again. Makikita nyo yung paste. Pindutin mo yun. Lalagay na yan lahat ng resume nyo. O, ayan. Lahat ng pangalan nyo. Ito lang ang kailangan ko. Copy, paste. Huwag na kayong gumawa ng resume sa computer na ipiprint pa ninyo, ha? Hindi na kailangan. Yun ang gagawin nyo. Nakalagay na lahat ng pangalan. I-copy nyo. Ngayon, punta kayo sa email. I-paste nyo. Then, i-edit. Lagyan nyo ng info yon. Idugtong lang nyo. Diba sabi ko, idugtong nyo lang. And then, press nyo ulit, makikita nyo yung silik all. And then, pindutin nyo silik all, magkukulay siya. Then, pindutin mo ngayon yung copy. And then, punta ka sa WhatsApp, i-paste mo naman doon. Kaya, ang trabaho dito is copy-paste sa resume. Madali lang pong gawin. Kaya, pag nakabasa po kayo dito ng mga posting sa Hong Kong Direct Hiring, huwag na po kayong mag-reply or mag-PM sa mga post. I'm interested. Ma'am, I'm interested. What is the age limit? Kasi lahat po dyan ay nakaposted na po. Kung interesado kayo, diretso na po kayo sa WhatsApp. Isend na po lahat ng requirements na kailangan. Ano? Andun yung nakita nyo na sa video yung mga sample. Yun po ang kailangan ng requirements for Hong Kong. Send the best requirements, masaya sa photo, and looking smart din sa video, ha? Kasi mas mabilis kayong magkaroon ng employer pag maganda ang inyong requirements application. Kaya, ayusin nyo na po, isend na po ninyo sa WhatsApp.